tutukan. Abangan ang pinakamaiinit na balita, intriga at blind items na dito lang ninyo mapapanood. Bato-bato na lang sa langit ang katamanin, siguradong mabubukulan. Aray! Mga kapatid, Martes na naman po ng tanghali. Syempre, pansakog sa inyong masarap na parangalian ang Take It For a Minute! Maganon! Yes! Alam mo, naloloka ako sa'yo, ha? Kasi hindi ako marunong, di ba? Screenshot ko na nga. Meron kasi kami pinag-chismisan. Tungkol saan? Yung isang actress na magnanakaw. Eh, grabe. Oh, ang dami na nila. Kailangang mabigyan ng justice. Di ba, nandun siya sa justice? At kilala ko na sa justice. Hindi ka pa naman tinatawagan ni Chuka. Bakit inaano mo na? Eh, hindi ba alhala ko na. Iba blind item ba? Eh, kaso di naman siya mahuhulaan. Di naman siya kilala. Sa bagay, alam mo, nakas lang loob namin ngayon ni Christy. Bakit? Meron kami attorney, si Attorney Bruce. Andito si Attorney Bruce ngayon. Ang gugulo sa amin. Nagdala siya ng pagkain. Bago man lang tayo madimanda, meron na agad attorney. Hindi nakakatawa nga kasi yun ang concern natin last episode. Tapos pagdating ko, biglang may attorney. Sabi ko, na-demand na tayo. Nagluto siya. Magaling siyang cook eh. Eh, sabi niya, nanay, pupunta ako sa Take It For A Minute. Ipagluluto ko kayo nila nanay Lord. Sobrang naman sa dami. Parang alam niyang PG tayo. Ay, ang dami-dami talaga. Siya ang pinakapabulosa pagdating sa korte. Kasi dumarating siya na naka-ano, yes, may mga ibon, may mga ano. Teka, pang ilang episode na natin to? 48! Naku, tama ba yan, Salve? At ano gusto mong ibigay na advice sa kanila? Please? I-like at i-share ang Facebook page ng Filipino Star ngayon. Ayan, para mapanood nyo kami. Dahil ito na talaga. At saka yung latestchika.com. Ay, bongga, kasi ito talaga number one na talaga to. Teka, Bea, ano talaga? Concern ako doon sa tinext sa akin ni Abic Amarillo na... Ano yun? Ano? Na ano sabi ni Abic? Eto, merong si Abic. Sa pinagkakatiwalaan ng Villar family. Okay, tapos eto, nung kinilik ko ang lumabas yung Facebook page ni Sir Manny Villar. Anong sabi? I wish to warn the public about a false social media posting claiming that I endorsed a cryptocurrency trading program. This is fake news. I have never made any such endorsement, nor have I engaged in the said trading program. This is obviously a scam, and I ask the public to protect themselves from such act. Oh. Ayan, uso-uso yan. Pag nakakatanggap po kayo ng mensahe na nanalo kayo sa Wawawi ng 300,000, hindi rin po totoo yon. Unang-una, bakit ka magdududa? Sumali ka ba sa contest? Pag hindi po kayo sumasali sa contest, hindi kayo pwedeng manalo. Totoo yan. Bakit lakad ng si Maya? Gusto yata tawagin na agad siya. Oh. Ang daming fake news talaga ngayon. Kaya wala pong kinalaman si Senator Manny Villar dyan sa mga lumalabas na balita ngayon. Correct. Kahit dito, syempre, meron tayong sakuna na masasabi sa Taal. May mga fake news din na lumalabas. Tama. So mag-ingat din po tayo. At yung mga kababayan natin, syempre, sa Taal, sa Tagaytay, sa Talisay, mag-ingat po tayo. Sa lahat ng mga karatig na probinsya, pati kasi ang Laguna at ang manahiyano mo nga yan? Belo, tumatawa. Kasalan ng Belo, nasa beauty jail tayo niya. Hello, Resty, ang dyan na, no? Punta man sa labas. Sige, dara pumunta ka na. Ano? Nagtitengke na agad si Abic, no? Talaga pinapanood tayo ng Villar family. Ano naman, Abic? Abic, nakita na tayo dati na sa isang radio station ako dati. Bakit naman kakailanganin pa nilang makigulo dyan? Number one ka ng pinakamayaman sa bansa. Papasok ka pa ba sa ganyan? Oo nga. Hindi ginagamit nga kasi alam nila na powerful. At saka hindi, tuwan-tuwa kami, Abic. Na-imagine mo ganong respeto binibigay ng Villar family sa show natin, di ba? Para ituwid ang isang pagkaka-fake news. Masarap sabihin na may election o wala. May kailangan o wala. Nandyan lang sila. Yung Punsetia ko, buhay na buhay pa. Merry Christmas. Diba? Merry Christmas. Diba? Hindi ka nakapadala. Salamat muna kay Miss Rhea Tan ng Beauty Derm. Alam mo, nakakatawa si Miss Rhea Tan kasi papadala siya sa akin ng something, regalo. Mga ganito produkto. Sabi ko dito na lang dalin. Naku, ayaw niyong pumayag. Gusto niya sa address ko. So sinabi kayo address. The next
next day, andun na namumutaktak na yung bahay. Ako naman, Manay, kamsat ganito lang. Nagugulantang lang ako. Kasi marami naman tayong kilala na nagbi-business sa ating industriya. Pero iisa lang si Rayata na marunong magpahalaga at makaalala. Isa siya doon. Kasi tingnan mo, para padalan ka rin sa damakmak na ganyan. Oo. Diba? Infesa ko talaga, naloka talaga ako sa kanya. At hindi lang yan, alam mo na. Alam ko na, meron pang pahabol ngayong araw na to. Kaya nga, ano yun? Nag-overtime na naman tayo. Sweldo natin na dalawang linggo. Oo nga. Kaya kasabi ko kay Salve, kailangan dalawang linggo, andyan yan. Oo. Oh. Tama. May bago ang beauty derm itong Spruce and Dash. Diba? At yung mga panlalaki, hindi man yan. Ito. Oo, kailang, hindi dahil sa vein ka, kundi protection. At in fairness, panlalaki ang pinadala niya sa akin. Hindi pa ka babae din meron. Go. Hindi pala siya nagdududa pa minsan-minsan. Ang okay. Aramdaman niya na may pagkatomboy ako. Okay. Okay, go. Siyempre yung mga answerte natin kasi malayo tayo dun sa Batangas. Samantalang marami tayong kababayan na talaga naman po mga kapatid na nagdurusa ngayon, lalo na ang Laguna at Cavite, lalo na ang Tagaytay. Napakaraming nasalanta talaga ng pagputok ng taal. At nakakatuwa, may mga nagvo-volunteer, halimbawa yung may mga sasakyan, tapos nangangalap sila ng donasyon, tapos sila mismo voluntary na pupunta sa Tagaytay para tumulong. Makakita ka lang ng isang tao na binobomba ng tubig, yung mga puro putik at abo na sasakyan, di ba nakakaano na ng puso yun? Yung mga namimigay ng libreng face mask na nakikita natin sa bangketa. Kung paano may mga mapagsamantala din naman na itinataas ang presyo ng face mask. Correct. Diba? So dapat naman maging ano tayo, matulungin, lalo na sa ganitong klase ng sitwasyon. Sinasangayunan tayo ni Gayson Magdadaro. At saka si Abik, nagpapa-thank you. Kaya nga. Thank you, Miss Abik. Maraming thank you, salamat sa inyong lahat. Sobra. Pag ikaw namili ka sa All Home, bago ka magbayad. May malapit na All Home. Andyan, kay Willie. Bago ka magbayad, tawagan mo muna o i-text mo si Abik. Malaki ang discount. Why not? Totoo yan. Baka ibigay sa akin yung titulo ng All Home. Yun na. At kung pupunta ka naman, ang ganda talaga nung pinag-tapingan coffee natin. Project. Coffee project. Okay. Ang ganda-ganda ng ambience. Naalala ko na naman si Alma Moreno. ang ganda-ganda na? Yes, ang ganda-ganda na ambience dito. Binili ka sa Hong Kong. Binili pa po namin ni Dolphy sa Hong Kong. Pag-ambience ang... Ganun sila kayaman, nabibili ang ambience. Yes, totoo. Ayaw ng demanda ni Alma Moreno. Dahil sa tsokolate. Dahil dyan, hello naman kay Cora Alfonso Nifer. 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 Okay. Wow, good day mga diyosa. Oh, may bago tayo ah. Diyosa na yan. Diyosa. Mississippi. Biloxi, Mississippi. Aliw na aliw ako sa inyong tatlo. Thank you, Cora. At mula kay Joy Garcia Ronace. Ang tatlong kapita-pitagang bumubuhay sa gabi ko dahil siguradong parang naka-pace na naman ang ngiti ko simula hanggang dulo ng episode from Bakersfield, California. Highway 5 papuntang San Francisco from LA. Alam no? 101 sa kabila. At kapita-pitagang diba? Talaga, Nay. At mula kay Kimberly Scott. Hi sa dalawang legendary Chikadora at sa rising star na si Mr. Rising star ka? California. Ang lakas maka-starlet ng Thank rising to Kimberly. Star. Ayan, naniniwala na siguro yung isang actor na guest natin na talaga all over the world. Pinapanood tayo. Chismoso yan. Pero meron tayo kailangan itanong mamaya sa kanya. Pero alam mo, junior lang siya ng isang alaga mong nawala na. No? Pareho silang chismoso. Talaga ang hiling-hiling magtanong, Nay, sino tong blind item mo? Kung yung magnanakaw na actress sa IBBI, kundi naman niya mahuhulaan. Diba? Hindi naman ulaan, kikilala niya yon. Kahit pa, ano ilalagay kong clue? Diba? Wala na. Hindi naman siya kaklu-clue. Alam mo, hindi pa tayo tinatawagan sa umaga niya ni Chuk, ha? Kung tinawagan lang tayo sa umaga, lalo na. Tatawag ka umaga ng Martes, ha? Ayan, okay. Unang issue. Dahil dyan, ito na, may kinalaman pa rin ito dun sa Ashfall, dun sa pagsabog ng vulkan, dahil ito, resort ni Mother Lily sa Batangas, halos matabunan Tama. Ng putik. Oo, yung Imperial, Ah, totoo talaga? Yan. Kamusta si Mother? Wala lang. Si Willie ang magaling. Ay,
si Willie, meron na siyang ano, talaga lisensyang magpalipad. Pero mataas yung ano nga, 'di ba, lugar sa Iruhin siya tabi ng ng Palace in the Sky. Sa Iruhin. Nagsisimula pa lang sumabog. Talaga may mga taong na siya doon na nagliligpit ng mga gamit niya. Alam mo naman, napaka-OZ ni ano. At saka hindi, may video siya, nakuhanan niya. Bago pumuto. Yung umuusok pa lang kasi nasa helicopter, chopper. Sarili niya na yun, binili niya. Parang nagtitraining at or parang refresher. O siya nagpapatak. Siya na nagpapalipad. Tinanong ko, kumusta ka dyan anak? Okay ka ba? Alam mo, sagot sa akin, inang nasa loob nga ako mismo ng bunganga ng vulkan, medyo mainit. Alam mo naman si Willie ko ano-ano mga isinasagot, di ba? Pero nagpapasalamat siya. Ang daming concern. Yan. Alden Richards, safe din siya. Yung restaurant. Pero tatlong restaurant daw ang ni Alden ang apektado. Conchas. Tatlo na ba yung restaurant niya doon? Hindi, kasama yun dito. Ah, hindi dito rin. Oo. Tapos si Congressman Dan Fernandez na mahal natin. Mahal namin si Congressman Dan. Bakit? Diba nung nagsisimula siya, hindi niya tayo nalimutan. Alam mo yung pagkakatanong ni Nailolit ng bakit? Bakit nagpadala na ba? Hindi. Nung kami, hindi ba libre lang ang mga salamin niya? Optometrist eh. Lahat ng reporters na nangangailangan ng anything about mata. Si Congressman talagang... Ah, si Congressman na yung optometrist? Doktor siya. Ayantaran. Diba? Birthday daw. Birthday ni Congressman Dan Fernandez. Ay, happy birthday po. Abay, happy birthday. Diba, First District ng Laguna. Sino ang karelasyon niya ngayon? Sabi nila si ano daw. Di ba yung nasa di ba yung board star, Gorgie? Uy, wag na board star. Hindi ba board star yun? Si Ivana Alawi. Di ba board star yun? Sexy star. Naaluma ng boy, board star pa ba? Si Ivana Alawi. Yung nasa ano? Probinsyano dati. Alam mo, naging talent namin sa Wow Mali yan dati. Si Ivana, mabait ang bata. Mabait siya sa YouTube. Oo. In fairness. Si Ivana Alawi. Ano siya dati? Hindi ko na pinapanood yun, ha? Provinciano. Hindi, meron pa. Maya culpa. Oh, pero una siya asawa ni Tito Eddie Garcia sa Provinciano. Alam mo. Kaya tuman noon, pinapanood ko pa. Pero alam mo naman kung ano pinapanood. Namatay na ba si Miss LT sa kapatid? Tinatanong ko kay Manay. Wala ka na sa patayin. Saka pinapanood panay, ko na. Panay ang punta sa meet and greet kasi ng ano, beauty there. Meron na daw sa Cagayan de Oro ba? May nakita akong post si Miss LT. Oh, Saturday, pinost si Miss LT. Alam mo, yan ang huling ano, yan ang huling niyang paalam sa Provinciano. Ini-insist niya talaga magpunta, eh may taping siya. Oo. Sa inis ng Provinciano. Kaya nga ako, sige o, Miss LT, pinapanood ko. Papatayin na ho namin kayo. Ay, ganun. Sabi. Papatayin na si Lorna. Oo. Hindi pa pala siya patay doon. Talaga? Miyembro ng sindikato. Alam pa din. Noon, alam ko yon. Pero ngayon, Beautiful Justice. Saka The Gift, ang aking pinapanood. May mga ano pa ba? Nakauwi na ba yung mga na-stranded na artista sa Hong Kong? Kasi si nakita ko si Rufa si May. Rufa May. Kasi nga, nagsara yung naiya dahil nga doon si sa Tita Ashton. Pilita Corrales, nasa Cebu ngayon palang makababalik. Sara Labat. Si Sara Labat. Si Mayor Isko daw. Si Mayor Isko. Marami talaga. Sino Raymond to? Raymond ano? Ah, oh. Okay. Ah, oh, sige. Oy, teka muna. Di ba si Piolo Pascual merong Peach House? Sa Batangas. Ginastosan na niya ng milyones yun. Sa lugar sa Batangas, apektuhan din ba? Siyempre, apektado. At si Louis Regia, inabutan din ng pagputong ng vulkan. Nandun sila lahat? Oo. Okay. Kaya pumuto! Hindi! Ay, hindi ko sabihin, nandun sila lahat. Kaya nga pumutok, no? Hindi, meron niya ako na... Kay Jonas Gapugas, may story sa 24 oras na. Nagpapapicture lang daw dun sa taas, tapos biglang boom, bumanon. Tapos yung mga netizens, kayong mga bakla ang dahilan ng pumutok na Taal. Diba? Yun. At teka muna, kay Sharon Cuneta tayo. Hindi nakaganda yung pagpo-post niya nung pamamaga ng kanan niyang mata. Nairita. Ginanong-ganon niya, tapos namaga. So, isinugod siya sa ER ng Makati Med. Punto ko lang, ba't siya binibira ngayon? Sana yung mga artista, huwag nang ipinopost yung maliliit na bagay na ganyan. Para sa kanya, malaki yan. Pero para ipaalam mo pa sa buong mundo, o ano ang sabi ng mga tao, karma mo yan kasi inilalaglag mo yung anak mo o national television. Grabe talaga yung mga netizens. Grabe, oo. At siguro kababasa mo ng mga pambabas sa'yo, yan ang mag-aamata mo, mga ganon. Samantalang kundi niya pinost yun, eh di nagpagamot siya, umuwi siya, nagpahinga siya, tahimik lang. Chris Aquino, nilagnat, ano lang, nagkaubot sipon.
pinauwi na si Josh at si Bimby, pinasamahan sa isa niyang aid. Ganun talaga na ngayon eh, na parang konting kembot, konting kime, post, di ba? Kaya dapat pipiliin din. Hindi, kung kamukha ka ni Alex Gonzaga, na pinagkakakitaan mo yun. Di ba? Kumikita si Alex ng million-million. Baka naman ganun din gusto nila mangyari. Bakang kumita. Pero si Alex Gonzaga, parang ayaw ko post ang sakit. Hindi ako post ang sakit. Hindi, tsaka puro kalukahan. Hindi mo sa nagkakasakit. Puro kalukahan yun. Si Kuya Rafi Tulpo ang may hawak ng corona. 9 million plus ang kanyang ano. At nagkukalam na silang dalawa ni Alex. First time. Sabi niya, sir, gusto ko nga mag-co-host sa Wanted sa radio. Ay, hindi. Ayaw namin sa Balahura. Sabi ni Kuya Rafi. Pero aliw-aliw si Alex. Di ba? Diretso din, no? Alam mo, attorney. Alam mo si Kuya Rafi, di ba? Pag ayaw niya nga yung niloloko lang siya. Lumabas ka na. Palabasin niyo na ito. Naloloko kasi. Hindi, ang natutuwa ko sa kanya pag pinapagalitan niya yung staff. Talaga on eh, di ba? Hindi niya mawala ang trabaho. Bukas. Yan. Odette, Carol, ano pinagagawa niyo dyan sa loob? Nagkakapalitan na naman kayo ng mga mukha dyan. Hindi niyo malang ayusin to. Bukas wala na kayong trabaho. Mga ganon. Kala ko mahuhusay kayo. Para dyan si Willie, ano? Para dyan si Willie na Villame. Parang successful yung mga ganon. Gawin na nga natin. Pagalitan na natin si Tina on the air. Ikaw, Salve. Naakala ni Sal, naakala ni Attorney Bruce si Salve ay isang bading na may asawa. Na asawa ni Randolph. Oo. Ang ganda ng pagkaka-opera talaga kay Salve. Hindi nahalata. Naloka si Attorney Bruce nung nakita niya na babae pala si Salve. At eto na. Ay, na si Papa Chi, Eto na. Ay, no, Papa Chi. Papa Chi, Mama Chi. Eto na. Nag-aalala si Manay. Baka daw yung mga giveaways ni Rhea Tan ng Beauty Derm. Ano na naman ni Mel. Tinda. Ibenta ni Mel. Kasama ko sa bahay. Ito ang show. Ito po ang nag-iisang show na. Ang dami mong balot ngayon. Ako na. Hindi. Na nagsasalita ako. May hinahanap sa ilalim. Yung alam mo, ang dami niyang bug dito. Tapos ito pa. Bigay ni Papachio, ito yung ano. Yung nasira doon sa lampo. Di ba pinarepair ko yung lab ko kay Papa Chi? Well, Lolly, ang dami mo mga bag, tapos may mga cheque. Kaya mo na, no? Tapos ito sa sa'yo dito. Oh, nga. Beauty Derm yan. Beauty Derm yan, gaga. Ba yan? Bakit pinapakala mo yung ano? Tapos ito mo yung bag niya para pupunta na galing kay Chuk yan. Galing kay Chuk yun nandito. Well, Lolly, ang dami envelope. Ayun o, galing kay Chuk. No? Papa Chi, ito yung ano, salamat. Saka naman nakakita ng show, seryoso ka nagbabalita dito biglang. Papa Chi, eto yung ano, oh. On air talaga, oh. Albigay ko na doon yung... Ngayon kay Papa Chi. Mayroon ka si Salve. Sabi, papagalitan tayo sa halagang 5, ha? Sa top 2. Ano yan? Dahil dyan, ako may blind item ba? Naku, alam niyo, nakakaloka yung blind item. Kasi pag pinapangalanan, tinatag nila yung art, tinatag kami. Oh, yung artista. Meron dito, hi po, watch ko po kayo ni Nanay Lolit, Mr. Fu, si Alex po ito. Si Alex kaya ito, Gonzaga? May number ako. Baka Alex Marcelino. Anong number? Teka, wait. Meron din ako number ni Alex, eh. Eh, baka iba na yun. Ni Alex Gonzaga, teka, tingnan natin. Baka nga siya. Patay niya, ma'am. Ano? Teka, nak, eto na. Yung number ba niya, ang dulo? 0328? Oh! Alex Gonzaga, totoo ba yan? Hello! Kuya, hello naman! Baka naman gusto niya mag-guest dito. Ay, mag-guest ka nga dito! Baka tayo i-vlog ka mo. Mag-collab tayo. Oo. Jojo and Leslie Grace Advingula ng Hainan, China. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Gason Magdadaro. Hello. Ayan. Ann Taberna. Ano kaya ni Anthony ito? Ann, magandang tanghali. Happy birthday kay Anthony Taberna. Nailonit, night Chrissy, Mr. Fu. Watching from Hong Kong. Uy, mga kababayan natin sa Hong Kong, ha. Medyo tahimik kayo ngayon, pero bukas makalawa, may demonstrasyon na naman dyan. Layo-layo lang kayo. Kara. At Agnes Kabug. Gananiban si FMR to. Ah, hello po sa famous trio. Oh. Happy Tuesday po sa inyo watching. Here, Tokyo, Japan. Oh, wow! Ang favorite kong lugar. Ang alam ko lang kasi konnichiwa, pero mamayang hapon pa yun eh. Pwede na rin yun. Kunbawa, paggabi, di ba? Dahil... Arasay masena lang.
Ay, temas. Dahil dyan, ito na, ang story tungkol kay Yeng Constantino na binigyan ng ano, warrant of arrest. Nagkaroon, speaking of warrant of arrest, kami naman ay lolit, sanay na kami dyan. Papapicture ka, front, side. Pero may bail, paano ba nag-bail? Ganito yon. Pagkatapos ng hearing sa piskalya, syempre, di-decision na yan ang piskal. Kung aakyat pagka may merito, aakyat. Pagka-dismissed, di-dismissed. Ngayon, alam ko po ito dahil ilang beses na ba ako na ganun not guilty, Your Honor. Pwede ka na mag-ano, warrant of arrest 101. Kami ni Manay. Tapos, ilalagay doon kung magkano'y bail mo. Pwede ka mag-voluntary surrender, bayaran mo na agad. Ganun yata ang ginawa ni Yeng eh. Kasi surigaw yung kaso. Dito sila ni Joji, attorney Joji Alonso nag-bail. Pwede naman yon, may night court pa nga eh. Pero may nabasa ko na parang hindi daw alam ni Yeng na nireklamo siya o kinasuhan siya. Pwede ba yun? Pwedeng, kinasuhan siya, dapat nakakatanggap siya ng summons. Kasi parang meron ako nakitang post kay Attorney Joji na they have to clarify kasi parang hindi informed daw yung client. Kasi parang hindi naman siya talaga eh, kinuha lang si Attorney Joji nung time na meron ng lumabas na kaso. So, parang ano lang, ba yun? Sa doktor to eh, no? They usually delaying tactics yan ng mga attorney, di ba attorney? Kunyari yung, ano? Hindi binigay sa address niya. Maaaring sa ibang address. Ah, posible. Pwede yun. Tapos bigla na lang may warrant of arrest ka. Ayun, isang kumakanta siya ng hawak kamay eh. Pinupusas siya. Hawak kamay. Dalawang kamay pala niya. Dalawang kamay na pala niya nakaganon. Diba? Pero syempre, caring-caring naman yung 30 cuke na bail. So nakapag-bail. Meron pa ngang motion for, ano eh, pwede pang 15. Ah, talaga? Motion for reduction. 1 million na naman ang ano. Agad-agad? Hello, grabe. Sa ating mga 1,000 na viewers ngayon. Pero alam niyo, 1,000 live, live po yan. Kasi after, nagiging nagto-20, nagto-30, nagto-50,000 viewers. Sa madaling salita, maraming salamat po. Okay, kaso ang kanyang hearing sa Surigao. So, kailangan dun siya pupunta? Yeah, noon dinimanda ako ni Governor Chavit Singson sa Vigan. Para kasi salve, nakadimanda siya sa Ilocos. Oo. Hanggang ngayon? Oo. Oh. Alam ko. Natapos din sa amin ni Governor Chavit. Libel. Kaya kinakaibigan niya mabuti si Attorney Bruce eh. Para makalibis sa lawyer. Oh. Alam mo, pwede naman siya mag-request, di ba, attorney, ni rest to both parties. O, pwede yun eh. O, kaso kay Governor Chavit, makakaya ko ba yun eh? Ilocos kanya yun, di ba? Tuwan-tuwa lang ako pag may hearing, ang dami nabibili kasi mga kahoy. Doon sa ano, di ba? Mga ngahoy pala kayo. Hindi, ang daming binibenta doon, di ba? O, tsaka di ba ganda ang quality? Sa vegan. Mm-hmm. Kaya pag may hearing, ay, parang natutuwa pa. Wow! Wow! Makakabili ka ng mga swing. No? Parang hindi naman natutuwa si Salve. Na pumunta doon. Oo, na sumasakit. Kanino kilaybel mo kay Governor Chavit din? Hindi, kay Dina Bonabi. Kay Dina? Ilocano yung asawa ni Dina, di ba? Kaya doon siya dinamanda. Talaga. Alam mo? So, di ka na kumakain ano sa Victorinos. Talagang... Wala naman siya doon. Ah, wala naman ba siya doon? Saka masarap pong pagkain sa Victorinos. Diba, yun. Hello kay Evie Ray. Hello po sa inyong tatlo. Happy na naman ang araw ko pang patagal na stress. Hoy, Karen, ha? Kunin mo na regalo namin kay Mili, ha? From New Delhi, India. Wow! Hello sa mga taga-India. Kulang na lang. May Iraq at saka Iran. Ano? Begera doon, no? Hindi malabo. Pero alam mo, inamin naman talaga yung Ukraine, yung namatay na 176. Pwede ba yun? Nagkamali. Halika, sinut mo, namatay 176. Akala siguro nakalaban. Naku, ewan ko sa kanila. Naku, ito tinatanong ni Sneezy, ano yung mga nasa lamesa nyo? Wow, nag-giveaway ng beauty derm. Tingin mo, ang dami-dami. Hoy, Karen, ihingi mo na kami ng regalo kay Willie, no? Oo nga. Uy, hindi si Alex. Si Alex Alarcon ng Juicy. Naalala mo si Alex Alarcon natin? Uy, bakit ganun yung number na sabi mo? Namali ako ng pindot. Okay, Von Earl. Ang ganda-ganda pa na ito sa buna to. Lozada. Okay, hello po sa three personas.
Huwag naman persona non grata, ha? Nung mula sa episode 1 until now. At first time kong nakapanood ng live. Nakakaaliw talaga tong show ng tatlong personas. Von, maraming salamat. Thank you sa'yo. Von Arroyo. Charot. Sino si Von Arroyo? Oy, singer yun. Magaling yun. Kaya lang, kahit magaling, parang hindi kanya ang panahon. Manager na ngayon. Diba? Manager na, sabi ni Chu. O, tawagin na natin guest natin, no? Parang nairitan na siya, baka mag-walk out. Alam naman niya, mainipin. Kunyari pa siya. Nay, wala tayong blind item. Ang ibig blind item ko ngayon, magnanakaw na ang tres. Hindi, maganda yung blind item na sinabi mo sa akin kanina. Siya nga yun eh. Okay. Yung babaklas ng ano. Oh, game. Isa po. Oh. Huwag na, mamaya mapangalanan ko. Pagpinta nga si Chuk. Si Chuk magpinta nga. Marami pang issue. Ano pa yung isa pa? Meron pa tayong pwedeng pag-usapan, di ba? Julia yung unfollow daw si na Joshua at Janela. Nagseselos? Bakit yun si Joshua at Janela na ba? Eh kasi nagkasama sila doon. Magkasama sa Killer Bride. Ah, talaga. Kakaloka yung story ano na no. Biglang sila ano na ang pumapatay. Diba? Meron mga ako nakita sa Facebook na may na deads. Kala ko sino to? Pala Killer Bride. Sa The Gift, maganda. Talagang... Ay, pero malapit na rin matapos yung Kasi dito. Gagawa si Alden ng center stage. Kaya hindi niya kaya itatlo. Meron siyang all-out Sundays. Nako, Gorgirula. Ang dami nagtatanong sa akin kung sino mga dapat mag-out sa ASAP. Nakakaloka. Asa-asa? Di ba yung all-out, matakot sila. Maraming taga-asap, hindi pa nag-out. Diba sabi ni Gorgie? At least sa all-out Sunday, nag-out na si Mark Bautista, di ba? May mag-out pa ba doon? Pwede. Nako eh! Eto na naman tayo sa mga ano, out-out na yan eh. Mag-extend na naman tayo. Huwag na, pwede naman. Meron naman pinagdala si Reta. Pero yung mga pinangalanan natin, parang galit na sa akin yung isa. Sino? Yung pinangalanan mo. Yung Sacred Cow. Si Enchum D? Si Enchum D! Hindi naman natin pinangalanan si Enchum D. Ah, hindi pa ba? Hindi pa. Ma-endorser namin. Kaya nga, sabi ko nga. Kaya nga binanggit, no? Hindi kasali si Enchong, wala naman siya, hindi naman siya regular sa ASAP. Mahal ko si Enchong, as in. Bakit? Late ka na. Bakit naging jowa mo? Hindi, mabait kasi yun eh. Mabait na bata. Mabait na bata? Pakialamero sa politika. Lahat na lang eh, pinakasawsawan. Pero ang pogi niya dun sa, ano, yung gumagano siya ng, ano, charcoal na kemerut sa, ano, beauty derm. Si Liza Soberano, maganda yung lipstick commercial, yung gumana, ang ganda-ganda ng bata. Na nagsimula na ang serye kagabi. Nahilo ang remote ng mga kaibigan ko. Ako, iba ginawa ko. Pinapanood ko siya para makita ko yung Croatia. Napapanood ko kasi yan eh. Sa mga travel shows. Tapos, pinatape ko ang kay Alden. O, de pareho ko silang napagbigyan. Eh, yung probinsya na pinatape mo din? Hindi ko na nga pinapanood. Ayoko na yun. May isa pang magandang commercial nakita ko yung kay Catherine. Ay, sa UFC, yung sa yung nakamotor siya. Ang ganda-ganda niya doon, ang ganda-ganda. At saka yung kanyang ano, yung parang spray, yung dinukot niya rito yung ano. Oh, pero yung ganda niya. Niya. Ang ganda. UFC daw, hindi. UFC. UFC. UFC ketchup, no? KFC. Ano ba KFC? Ang ganda yung ano, yung parang spray, juicy. Juicy kulo. Ang ganda-ganda niya doon. Ang ganda niya. Ang ganda ni... At saka magaling umarte yung bata. Oo naman. Ano, tatawakin na ba natin yung maldito natin guest? Teka muna, si Rainbow Aguilar muna. Happy Tuesday sa tatlong nakakasabik na bulaklak. Na nakikipagtagisan sa iba't ibang kulay ng bulaklak sa likod ng set na take it for minute na ganon. Kasi yan ang hatid ninyo sa amin, lalo na sa mga taga Batangas na lumbay sa abo, na dulot ng Taal. God bless you. Rainbow Aguilar, ingat ko. Acknowledge lang natin. Ito kay Louis Tolentino. Ito ano? Louis Tolentino. Ito ang Louis Tolentino. Ito din, Louis Tolentino. Louis Tolentino din ito. Kay ito. Angel ito. Kay Angel. Ito Louis Tolentino din tumalit. Angel Moreno. Maganda yung maliit. Angel Moreno, meron ako niya. May koi yan. Angel Moreno. Ganyan ang kanyang ano. Kanaan niya si ano, Alma. Parang kapatid. Ang pisa nila si Jack Isko. And Farm. Good afternoon po sa inyong tatlo, Manay Lolit, Nay Chrissy, Mr. Fu. I'm always watching your show kahit 8 p.m. na rito sa California. Salamat kay Jack and Farm. At si Jude Estrada na nasa San Francisco, California ngayon. Hello sa inyo ni Jacqueline. Ayan. Hello po. Iksininakawan yung bahay nila doon.
Madalas, ha? Yung mga nakawan doon. Kahit si Manny Pacquiao, yung bahay ni Manny, di ba? Eh, inside job naman yata yun. Oh, parang yung pinagbintangan yung caretaker, di ba? Hindi ba? Sinulat mo kanina, ha? Sino si Bernard? Na hindi binigay yung gloves. Oo nga. Hanggang ngayon, di ba binibigay yung gloves sa ano? Pero favorite siya ng mga Pacquiao, no? Oo, oo. Si Jinky. Jinky, paborito-paborito. Pero di ba na pabalita, ninenok niya yung wallet ng nanay ni Jinky? Eh, hindi daw totoo. Hindi totoo. Ah, hindi dito siya. Oh, dahil hindi naman daw ano yung Michael Kors lang tsaka daw yung wallet. Tsaka mahal na mahal yun ni Gorgie, binigyan siya $180, ha? Ay, ganyan. Alam mo na si Gorgie. Nakatutok po ngayon ang buong teaching staff ng Nunaishi. Ito yung pinakamahabang pangalan to eh, ng Negros. Tingnan mo, Kejaps to eh. Negros Occidental National Agro Industrial School. Ano ba to? Of Home Industry. Na kinigara ng haba-haba. Dito din si ano eh, Allen Resuma. Boy, si Karagay, hello. Hello po. Ayan. Si Alteo Byron Agabao, my favorite medicine of all time. Love you, Nay Christy Manay Lolit, Mr. Fo. Babati din po ang friend ko si Renz Espinoza. Thank Maraming salamat. Si Pines Castro. Hello po sa inyong nagagandahang Reina from Dubai, UAE. Wow naman. Jam Tapia. Ganda naman ang araw namin ng asawa ko kakapanood sa inyo with so much love for Orlando, Florida. Orlando, Florida. Ayan. At si Louie Tolentino, naku naman daw. Oh, napakaganda ng Make It With You. Ay. Hello naman kay Louie Tolentino. Wala pa ako Louie Tolentino. Hayaan mo, dyan ka lang. Ay, bakit parang amoy itong sabon na to? Kasi, talaga walang amoy dapat. Hindi, pag binasa. Mabang mo yan pag binasa. Pero panlalaki yan. Panlalaki to. Panlalaki. Tinagal yung amoy lalaki. Fresh na lalaki. Ito ang panalo, baunan sa mga anak. Oh, alam mo, meron din, meron din yung beauty derm ng ano, pomade. Hair yung pomade. Maganda pa, pantanggal ng amoy sa paa. Ito, favorite Tonton daw. Ay, bahay. Pantanggal ng amoy sa paa. Saka sa kilikili. Naku, may bibigyan ako niyan. Aktor ng pagkabaho-baho ng paa. Bakit ang pati paa niya, namoy mo? Nag-basketball kasi, in-interview ko. Sino yan? Oh. Nung naghubad ng sapato sa medyas, Diyos ko po, itik na naging pato. Naku, kilala ko yan. Maliit. Ay, hindi, matangkad yung kilala ko. Ha? Oh. Hindi. Maliit lang siya. Oo. Ang bantot ng hindi alam mo yung matangkad na version niya. Yung binanggit mo. Oo. Yun din daw. Ganun yata talaga pag mga pangalan. Ganun. Sino yun? Surat mo. Kailangan niya yan. Yung oo yung sinabi ni Nay. Ito. Naku, huwag mong papangalanan. Baka magalit si Daddy. Alam ko. Ayaw ni Tita Rex si Chanko at saka ni... Ayaw ni Tita Rex at ni Papa Jesse. Oh, ayan na naman. Ibubukin mo naman kami. Dalawa. Pareho ng pangalan. Oh. Magkaiba lang apelido, di ba? Oo. Yung isa Prats, yung isa Estrada. Naloka si Chu! Tatanggihin ko nga kay Isabel Oli tsaka kay Janice de Belen. Ay, iba na yung asawa niya. Hindi, si Janice muna natatanggihin. O si Priscilla. Si Priscilla. Ano ba yan? O, halika, tawagin halika, na natin. Halika, tawagin na nga natin si Toto Gutierrez. Wala man lang intro. Wala man lang intro. Bigyan niyo naman ang magandang intro. Ano po? Nanay, mano po. Mr. Po. Alam mo, favorite ka ng ano? Nay! Ayan na! Ito, bilang nag-guest ako dito, ito ang bayad ko sa iyo, ha? Gaga 2,000! Keso sa wala! Galing sa Regal! Oh, mother, oh, 2,000 cheque mo! Alam niyo po, si Tonton Gutierrez, hindi lang po magaling na aktor, mahal na mahal po siya ng mga press. Mm-hmm. Never kami nagkaroon ng problema sa kanya, yung pagmamangaangas, mm-hmm. pagbabago, kahit sumikat na siya, wala siya nun. Mm-hmm. Chismoso po ito, pwede mag-talk show host. Sa totoo lang. Hindi, kanina... huwag po kayong maniniwala. Ako, mag-out na ako. Ako rin po, isa na po ako sa mag-out. Diyos ko. Bilang ambassador ng Beauty Derm. Yan! Shayatan, hello! Anak, paano ginagamit yung pampalis ng bantot ng paa? Hindi, ano lang po. Be, regaluan mo si John Pratt at si John Estrada. Hindi. Itong bron na to, ito yung bagong product ng Beauty Derm. Okay. Actually, parang ano siya, deodorant.
Sa kilikili, pwede sa paa. Oh, so at least matipid. Pwede mo na gamitin sa kilikili, pwede pa sa paa. Oh, it's very, you know, it's very nice. Oh, oh, para patunayan ko sa'yo na talaga worldwide kami. Ang best friend mong si Jude Estrada, nanonood sa Amerika. Si John G. Yeah. daw. Si John G. Martinez, batiin natin. Kaibigan natin si John G. Ah, John G. Hi, John G. Martinez, barkada natin. Ayan. Naku. Sir Jude, Sir Jude Kapadyan. Sir Jude Kapadyan. Bakit hindi naman ang tawagin namin, sir? Gusto mo magkwenta ako? Noong mga bata. Noong mga bata pa kayo. Huwag na. Okay na yun, Nay. Alam mo, doon ako nagkamali ng choice noon eh. Ah. Diba, dapat mamimili ka sa mga estrada kung sino. Kakaibigan nyo kasi mga ano sila eh, siloso. Pagkaibigan mo, halimbawa si Jude. Jude ka lang. Hindi ka kakaibiganin ng... Jinggoy. Jinggoy. Pagkaibigan mo si Jinggoy, wakatype ni Jude. So, which ang pinili mo? Si Senator Jinggoy? Hindi. Ang ganito kasi, si Jude, lagi kong nakikita nung kasama ni, ano, ni Tonton, lagi nanginginig datong kay Jinggoy. Tapos, sabi ko, ay, mukhang walang datong si Jude. Kaya nangingi lang, di ba? So, si Jinggoy pinili ko dahil ano. Oh, happy ka naman sa pagpili mo kay ano. Mas datongero pala si Jude kaysa si Jinggoy. Nakita tayo sa Las Vegas. Nakita tayo sa Las Vegas. Nakita ko sa pataka hawak ng ano, bag ni Christie. Tsaka ano, si Jude. Super, di ba na? Hindi ka mukha ni si Jinggoy, may pagkasuplado yun eh. Oo, hindi, may pagkasuplado, di ba? Yung parang ano. Tapos yung pagkamingi ka, o, oh, Jinggoy pa yung ano, no? Oh, galit, di ba? Eh, si Jude si parang chuk. Generous si Jude, sobra. Na, oh, di ba? Binadalan tayo. Yes. Kaya nga ikukwento ko, sila ni Tonton, best friends noon. Alam mo, mga kabataan, may mga pinagdadaanan yan, di ba? Kwento ng electric fan ito, tsaka mga lumang sapatos. Binibenta nila. dahil may masama silang bisyo. Grabe, ang ganda na itong telepono mo. E52. Isa sa mga paborito kong telepono ko. Mismo. E52. At alam mo kung ilan yung ganyan niya? Pito. Nay, kung hindi ako naregaluan ng kaibigan ko ng mga ganito, ganyan pa rin ang telepono ko. Sa akin, may mga nagre-regalo ng mga Oppo. Binibigay ko kalatina, kalajab sa mga anak ko. E52 lover ako. Ah, talaga. Hindi kaya ano ka, endorser ka niya? Alam mo, makatawag lang ako, makatext okay na sa akin. Diba? Alam mo, nawawala si Papa Chi, ah. Baka mamaya hindi niya nabinigay yung padala sa atin ni Mama Chi, ah. Nasa Mega Trade pala sila this Friday and Sunday, Basket Manila. At sabi ni Boy Sikaragay, Tonton at his age is still yummy. Wow! So ano ba ang sikreto para manatili ang freshness? Ano pa ba? The beauty term. Wow! Oh, diba? So, yung kaibigan. Ano favorite mong ano routine sa beauty term? Yung ano, yung pang-cleansing. Yung facial wash? Yes. Yung yes. Yung meron parang purify. Yan, oo, in fairness. Si Jude kasi. Kasi minsan pag after ng taping, di ba, may makeup ka. So minsan tatanggalin mo ng ganun ng... wet tissue. Hindi, meron pa silang isang product na... Ano, cotton yun? Lang, cotton lang. Back to bear? Back to bear. Back to bear. Hindi siya masyadong natatanggal ng totally. So, purify ako talaga. Si Jude kasi kapapalipad ng chopper, meron siyang parang ano dito, no? Oh, yung dark spot. May dark spot. Baka pwede yun, ano? Pwede. Oh. Ayan, ako. Pwede. At saka nakakatanggal siya ng ano, whiteheads saka blackheads. Sigurado ka? Oo! Exactly. Oh, totoo. Hindi, pero itong ginamit ko yung Purify kagabi, in fairness. Oh, ginagamit ko talaga, ako, promise. Hindi, kami actually. Hindi kami, ayaw namin mag-promote ng isang product na hindi, it doesn't work. Tsaka na hindi nyo so, ginagamit. So, ito, meron talaga ito, totoong kwento to. Nung before, nung binibigyan si Glidel ng mga products ng beauty term, nung una talaga hindi niya ginagamit. I swear. Maski man siya, sabi niya, hindi niya ginagamit. Ang ginagawa niya, binibigyan niya dun sa kasambahay namin. Kasambahay namin. Para si Tina. Tina Rowa. So ganito yun, yung kasambahay namin, marami siyang mga ano. Maraming chismis sa mukha. Maraming chismis sa mukha. So meron siya yung mga... galing sa pimple, yung medyo may mga butas-butas yung mukha. So, pinagamit ni Glidel yun. 2 months atang ginamit. So, nung, finally, nung tinignan ni Glidel, sabi niya parang... nag-iba. Oo nga, parang Len, parang nagbago yung mukha mo, parang kuminta, but ano... Kuminis. So, sabi niya, it works. So, since then, ginamit niya ngayon.
So, tapos naging ano na siya, ambassador. Alam mo, si Tina Roa, ganyan every din. Every night, ginagamit niya talaga. Yung PA ko, si Tina Roa, tingnan mo naman. Parang, balatakbuto na lang. Pwede na maging brand ambassador. Hindi siya ka talaga gumagamit. Siya ang gumagamit eh. Nawala yung ano, Oh, hindi, kasi ayaw namin mag-promote ng isang produkto na parang panlilin lang, di ba? Tapos ginagamit mo, ini-endorse mo. At ito ang totoo. At it works. Dahil nakita niyang effective dun sa kasambahin nila yung beauty derm. Hindi ka naman daw nagkamali. Hindi, naakala mo si Blyder. Alam mo, para kasi Sharon, inilalaglag mo yung anak mo. Ano na eh? Actually, dalawang episodes ka na niya nilalaglag. Dalawa ba? Tatlo? Marami na. Kasi daw. Naging jowa na niya yung... Pero alam mo, totoo pala, sabi naman ay, maangas daw talaga yung young actress na yun. Mm. Oo. O, sinabi niya. Sinabi mo yung aminin mo. Hindi ko sinabi, ha? Ano yung alam ko kayo? Wala ako po. Liars go to hell. Pero user daw yun. Ah, talaga? User-friendly. User-friendly daw yung young actress na yun. Ah, talaga? Pero may show, naku, ayaw ni Chuk. Magagalit si Chuk. Si Chuk na batchmate ko noong grade school, high school, hanggang college. Na Christy per minute in-interview ako at sabi ko may mararating siya. At may narating nga. Super. Imagine mo, beauty derm siya ngayon, ha? Correct. Ano nga sabi niya, hindi bali ng, ano, yung kanina? Hindi bali ng pagod. Ano yung sabi niya? Walang. Hindi pwede. Hindi pwede on air. Masisenso. Huwag lang nga. Buti hindi natandaan ni Inay Lord. Or S is look mo. Totoo yan. Ayaw ni June Simon. Nanonood daw sila ni Raquel ngayon. Ay, hello naman. At look alike ko po pala. Ay, si June Simon, pag nakita mo, kahawig mo siya. Siya yung gumagawa ng mga jackets namin. Kailan naman si June Simon? Hindi yung mayor. Hindi yung dating mayor. Hindi. Si June Simon gumagawa ng mga jackets. Jackets namin. Oo, kamukha mo nga. Kamukha mo. Dapat may jacket din ako siya. Oo. Wow! Ang harbatero pa, di ba? Harbatero pa. Siyempre, ganino pa ako nagmana, kundi ka. Ako nga, nagdadala na rin ako ng mga bag-bag eh. Na malaki? Malaki. Kasi i-shoot, sinushoot ko doon yung mga harbat. Siyempre ako, hindi na nagdadala dito. Na kukunin na lang ni Jap sa gabi. Hindi, tsaka nandito ang buong staff eh. Nay, ang sikip ng lugar mo. Bakit? Puro harbat din eh. Mabuti nga, hindi ka dumating kanina, pinaghahatian namin yung padala ni Rhea Tan. At saka yung pagkain dala ni Attorney Bruce. Na. Kanya-kanya kami ng ano. Halatang-halatang alam ni Attorney na mga PG, di ba? Yes. At may padala din si Mama Che. Papa Che, makaalis! Nasa Mega Trade sila, chuchu. Friday to Sunday. May bagong client tayo, si Rain Sunday Cortez. Now. Sa Beauty Derm, bago nating client si Rain Cortez, may-ari ng Dimples Rice Crackers. May mga dark spots daw siya, gusto daw niya gumamit ng beauty derm. Saan daw bibili? Sa akin. So, online. Ketchup. Anong na, anong chuk? May mga dark spots daw siya sa mata. Matatanggal yan, Nay. Matatanggal. Ayun na nga, ayan na. Take it from Tonton. Hanapin niyo si Chuk sa IG. Eh kung si Glidel dati, marami na siya mga, ano, because we play golf. So every now and then, we're under the sun, di ba? So marami na siya mga blemishes. Ang usawa mo naman, makinis talaga eh. Di ba nag-guest mas makinis siya ngayon. Wow! Napakabait na ba? Sino mas makinis, si Len o si Glide? Pantay na sila. Pantay na sila. Jowa na nga. Si Glider. Pero kayo ba ni Glider? Meron ba kayong cut-off sa taping? Halimbawa kasi kailangan alagaan ng skin. So dapat hanggang pagkano oras lang? Alas dos. Madali nga. Si Ate Gay, 10 na lang ano. 8 to 10. Kala ko 10 a.m. Hindi. Alas 8, maaga siya nag-re-report. Tapos hanggang 10 p.m. Ay, chef, ibigay na natin superstar. Oo, naman. Tsaka nakakaedad na siya. Diba? Oo, diba? Ay, sabi ni Gorgie, pag naibigay na rin TF, umuwi na. Ganon? Eh di madaling araw yan, no? Bakit
gano'ng kaliwaan na ba ngayon? Dati hindi nga siya nagre-report pag wawala pa sa ATM niya eh. O kailangan naka-ano na. Sabi ni Gorgie ah. Bakit Gorgie? Lagi ka bang kasama ni Mama Guy? Duranyan ako eh. Ate, Ate B? At si Gorgie ho, Duranyan. Oo, diba? Ayun na. Oy, binati ko happy birthday si ano ah, namin si Katunying. Oy, Anthony Taberna, happy birthday. Sino daw sa mga young stars na nakikita mo ang may potential at walang potential? Hindi. Mga potential lang muna. Lalaki muna. Sa mga may potential na... Na sumikat, magaling umarte. Oh, dahil magaling umarte. Gano ka young? Bahala ka na. Mga definitely mga 20s above, so, 20, ganon. 20s. Sa GMA, sino napapansin mo? Oh, sige. Walang mapansin. Ako may napansin ako doon na kailangan mag-workshop. Sino? Lagi nakamulagat yung mata. Tapos, sino? Yung Derek Monasterio ba yun? Yung sa... Magnetina. Oo. Okay naman siya, maganda kanyang katawan. Maganda, pogi. Guwapo. Pero laging parang nakakakita ng multo. Ang malagat pa. Di ba, pideya siya dapat doon sa Divine Justice? Lagi siya ganun. Beautiful justice. Grabe yung divine justice. Beautiful justice. Laging ganun siya. Ganon. O tingnan si Tonton ano, meron. Eh, ang ka-eksena, ano? Victor Neri. Maawa ka naman pag Victor Neri, ang galing-galing. Ang fairness naman kay Victor. Eh, hindi ba? Eh, kung Victor Wood. As Victor Wood, okay lang. Eh, kung si Victor ano, Victor. Yung dating jowa sila yan. Sila yan. Wala na rin sila ni ano, no. Sino ba jowa si Divine ano. Oh, okay si naman na always sa Divine. Divine Lee. Taka sila ba ni Divine Lee? Ano ka ba? Ay, Victor ba? Victor ba sa'yo? Victor ba sa'yo? Sila yan! Sino Jowa ni Victor sila? Si Victor sila? Si Victor sila yung magaling magdala ng damit. Siya ba tinatawag yung Shaja kanina? Yung ako, Aponi. Aponi Tito Vic. Pamangkin ni Chuck. Kumukha ko ni Shaja, no? Attorney Bruce. Kumusta naman sila ni Architect? Okay, diba? Okay na okay, lagi sila nasa farm. Anyway, si Tonton, may naisip ka na na may potential na young actor. Yung mga napapanood mo, sino or nakakasama mo sa promising trabaho? Na talagang magtagal. Magtagal? Marunong umarte, malakas ang dating. Hindi kasi ngayon yung pagiging artista, hindi lang naman magaling, kailangan. No? Kailangan meron kang... Attitude pa, no? Meron kang... Marunong ka makasama. Marunong ka makasama. I would say, isa sa mga naiisip ko si Ken Chan. Oh. Ay, panalo. Paborito namin si nakasama Ken. Nakasama ko sa one of the babies. Paborito rin si Tito Gorgie yan. Si Ken Chan. Beauty Dern pa kasama ko. Hindi hindi dahil sa kasama ko siya sa one of the babies at saka sa Beauty Dern. Napakabait na bata. Oh, mabait yan. Pinapanood ko siya doon. Diba ikaw ang tatay ni Jowa? Galing. Sabi siya si Jowa. Magaling, wala bang attitude problem? Wala. Mabait siya. Siyan siya ano lang kasi. Si Rita Daniela. Rita Daniela. Meron tayong, there are times na... Pagod. Maraming trabaho, so pagod. Di ba hindi? Yung kulang lang sa tulog. Di ba? Ba't hindi ganyan nasasabi mo kay Pauline Mendoza? Ano yung sinabi mo kay Pauline? Ano yung sinasabi kay Pauline? Ini-insist mo talaga. Wow! O, sa lalaki si Ken Chan. Oo. O, ibabay talaga si Ken Chan. Eh, sa babae. Out na. Sino? Bukod kay Glidel, ha? Na siyempre si Barbie. Si Barbie. Hindi, alam mo kasi lately, hindi ko nakakaluta ng TV. Sa one of the bays, sinong mga, ano mo doon, napipisil mo na talagang magaling? Si Rita, okay naman si Rita. Ang galing pa kumanta. Avila. Magdalena. Gomez. Gomez. Si Rita, you know, she's a natural. Totoo. Alam mo, hindi siya. Magaling siya. Walang effort yung acting. Correct. Tsaka magaling umawit. Magaling. Totoo. At si Roderick, ang galing-galing dun. Oo. Nakakatuwa. Sobra. Sobra. Miss Melanie. Oo, ang galing. Naku, Melanie naman. Mulagat din. Magaling doon si Ami. Ibig sa Ami rin. Ami Austria ang magaling doon. Ano, Perez? Ami Austria. Ang galing niya, ang galing niya. Nico Abel, nakakatuwa talaga ang pagising sa mga
good vibes nyo, agad hatid ng Trio Espluquera. Ano yun? Al Ain Abu Dhabi. Ayan. Hi, Sir Tonton. Ayan, sabi ni Nico. Hello. Ayan, at si Pearl Del Olmo. Hello, Nine Lolit, Nine Chrissy, Mr. Fo. I'm very happy to watch you all the time. Tanong ko lang, paano mag-open ng center distribution ng beauty derm sa Dumaguete, please? I want to have my own store para dun... Na yung mga dealer kukuha pag nagbenta sila. Yung mga endorsers nila, di ba may kanikanya din na... Bigyan natin yung number ni Chuk para... O, di ba? Ipopost namin mamaya yung number ni Chuk. Hindi, ano yata, ba't wala ba kayong ano? Kailangan maging user muna. Ay, pero may online ano kayo na maging user. Bago maging pusher. May proseso si Ray gamitin muna. Reseller, distributor, hanggang umano ka. So una user, reseller, tapos distributor. Siya babae pag di ginagamit yung product. Pero hindi ba pwede yung diretso? Si Tita Kristan, TV5, gumagamit din ng Tita Derm. Sino nga daw ba ang pwedeng kontakin? Meron kang IG account, di ba? Ano, follow Beauty Derm Corporation on IG. Sa IG daw. Corporation, sa IG. Natag na namin. Natag na daw. I-check niyo sa Facebook page namin ngayon na itag na yung ano. Yung Facebook tsaka IG page ng Beauty Derm Corporation. Okay. Uy, si Mel Martinez ng Panfamilia nanonood sa atin. Ang mga taga-Panfamilia, hello. Bakit wala yung ano? Yung ipapauwi ating banana. Ipapauwi natin kay Tonton. Ipapauwi na natin kay Tonton yung Panfamilia. Yung banana. Ay, eto. Salve, papapasok yung Panfamilia. Ang sarap. Ang sarap ng Panfamilia ni Mel Martinez, lalo yung Uberol. Andyan. Akin ay Panfamilia, iuuhin ni Tonton sa mga anak nila ni Glidel. Ayan. Bibigpitin niya ng ganyan. Napakasarap ayan. Iuwi mo siya. Sa kapatid ni Maricel Soriano, si Mel. Pakilagay niya sa poche. Masarap yan. Napakasarap. Thank you. Panfamilia, hello. Ayan. Thank you. Ba't wala si banana cake? Si Benji de la Cruz. Nag-date na naman. May nagpapatanong na kaibigan ko. Mula daw maging kayo ni Glidel, maging mag-asawa, hindi ka ba naakit kahit kanino? Hindi, wala kang... Sino kausap mo sa Pope? Oh. Pit sino siya? RJ. Sino yun? Sa pit stop. Bakit? Ano yun? Yung sa kotse. Pagawaan. Parang asawa. Masasabi mo raw ba naging loyal ka o tapat kay Glidel? Opo. Sa itsura naman, diba? Saan nagsawa naman siguro siya ng binata siya? Kasi ang dami naman nag-dansa niya. Sabihin natin isa-isa. 36 na ako nag-asa. Oh. Sino-sino? Sino ba naging ano ni... Tapos, maganda ang beauty there. Ito po. Sharon Cuneta. Talaga? Oh. Naging kayo ba ni Xiaoyi? Hindi po. Oh. Wow! Hindi po. Team up lang po kami. Sino pa? So, ikaw magbanggit ng mga names para ano, i-confirm niya. Sige. Sino pa? Ito lang sasabihin ko, ha? For the first time. Kaya ako hinandal si Tonton sa lahat ng lalaki sa showbiz, ang pinakagalit si Gabi sa kanya. Dahil nagsiselos? Oo, hindi. Akin? Oo. Dahil ano, dahil nung mag-jowa pa sila ni Sharon. Crush na siya ni Sharon? Hindi. May ginawa yata siyang kasalanan. Ano ba kasalanan? Kanino? Kay Gabi? Kay Sharon? Si Mami Elaine! Kena! Okay, Mayor. Si Sharon na nagkasala. Whatever. Ha? Naging mag-on sila ni Sharon. Nanlihim. Lihim. Sinabay? Basta ako, meron ako mga panahon na sinabihan ako ng, ay, thank you ha, for the flowers. Sharon? Hindi ko na maalap kung kanino galing yun. Hindi ba yung pelikula ni Sharon yung may tumalon ka sa tulay? Di ba yun yun? Hindi, anong, basta may nangyari sa kanila nung nagpunta sila sa Cebu. Tapos yun yung alam ni Gabi. Alam mo, naniniwala ako dyan. Naniniwala ako. Sige.
pinakagalit si Gabi sa kanya. Oo. Hmm. Eh, di siyempre, di ba, nagkaroon kami falling out ni Gabi dun sa scam. Eh, siyempre, parang... To get back at him. Tsak! Inano ko agad to. Kasi talagang siya talaga, ano. Kasi nung time na hawak ko si Gabi, siyempre, friend naman sila ni Eddie Gutierrez, ganyan-ganyan. Ang laging tatanungin talaga ni Gabi, atin tayo, pero ano, baka ando si Tonton. Sabi ko, ayun naman, kung ando si Tonton. I hate him. I hate him. Megan Lord! May pa-hate him. Pero na lang yan, Chuk. Pero ngayon magkaibigan na sila ni Gabi. Magkasama kayo sa beauty derm. Pa-hate-hate pa siya. Pinabayaan nga niya si Sharon. Pero ngayon magkakagalit na sila ulit after this. O sino, paano pa mga pangalan na babanggitin mo? Naging girlfriend. O Sharon. Wala, wala naman siyang alam na ano. Alam mo, kabisat isa lang. May pa-hate-hate pa si Gabi. Inano ba niya si Sharon? Tapos ganito. Kaya lang, baka madimanda naman ako sa Ilocos. Kaya bakit hindi natin pag-usapan ng beauty girl? Si Attorney Bruce. Go. Huwag ka mag-alala, andiyan si Attorney Bruce Rivera. Di na Bonabi. Naging joke mo din yun. Ayaw ni Sal. Baka naman si Senator Bong na ang iniisip mo. Hindi, siya rin. Puro mga chismis lang yan. Wow! At may ano pa yan? May ugali pa yan dahil. Pag may chunichugis sa doon sa bahay nila, pagkawa niya na type, siya gusto niya na pauwi, lagi niya sasabihin, alis ka na kasi darating na dito si Nay Lolit. Chuchu. Baka alam mo, baka abutin ka, Chuchu. Manay. Baka magkahiwalay sila ni Glidel dahil sa mga kwento mo. Kwento ko nga yung kay Glidel. Pero si, ano naman, si Liz, di ba? Si Glidel naman, hindi yun, ano talaga, malawak. Malawak siya. Ano yan? Maloko yan, Day. Pero gusto ko na ikaw yung ginagawang rason. Oo, oh, and this, ano, pero ano, yung, siguro nga, nagsawa na sa dal. Ang dami na nun eh, mga dumaan na yun. Tapos medyo may edad na rin siya nung nag-asawa sila ng Glidel. Siguro kaya naging very faithful sa kanya. Actually nga, si Glidel pa nga yung napaka-open niya kay Glidel. Mm-hmm. Yung misan, oh, ba't ka na sa bahay, Ton? Eh, wala si Glidel eh, lumabas, Chuchu. Pinapabayaan si Glidel. Siya nakabantay sa mga anak niya. Dapat naman talaga ganon. Sinusundo niya yung anak niya sa school. Sabay lang ako pag walang ginagawa. Teka, nung maging magkarelasyon sila ni Dina, si Dina pa at si Boss Bakit? Bakit napunta ka sa Glidel? Nasa Glidel na eh, bumalik na kayo. Hiwalay na. Hiwalay na. Hiwalay na. Sino nauna sa inyo ni Gary Estrada? Diba? Ito maganda to. Meron to yung mga pangpagkain. Very ano? Very useful. Very useful. In fairness. Ayan. In fairness sa beauty pero derm. Pero kung lagyan ng kape. Pampanerbios. Pwede okay. Rin tubig. Soup, pwede rin Maya siguro. Jones, oh, alam ko, nag-aalala ka. Wala ka na exposure. Alika. Saan sa dadaan? Dito. Sige. Dito. Oh. Alika, ano, gusto mo, Jones. Gusto mo pa? May sabihin pa ako. Oh, sino pa yan? Sino pa? After tapos noon. Ito yung tumbler. This... Ito talaga for ano to, for tea, may chocolate. Meron ba kami ano nun? Meron kami trip nun sa ano, nagpunta kami ng Cebu. Hindi ko alam yung dalawang kasama namin babaeng artista. Pareho niya palang chugi. Eh, so, eh ano siya, spoiled siya sa akin. Solo lang siya sa room, di ba? Chuchu. Maya-maya. Yung isang... Nakatakot maging manager si Mana. Yung isang babae, yosa ako rin niya. Alam kong kachugyan niya yun. Yung isa, hindi ko alam na nakachugyan niya. Pag mawala na isa, mamaya isa naman. Dahil, totoy mo wala dahil. Totoy mo wala. Sino yung mga girl? Sino yung mga girl? Nay, kain ka muna. Nagugutom ka ata. Paano pamilya? Nakadalawa din siya. Sino? Isang babae na kadalawang actor din. Doon? Ganon? Sa Cebu? Bukod kay Tonton, may isa rin siyang... later. Hindi. Later na yung isa. Yun yung sinasabi niyang gatas ng Leo? Is there a letter R? Sino? Later na yon, later na siya. Mas nauna si Tonton. Ayaw nyo yun eh. At saka pag-uusapan pa ba siya? Kaya nga. So na-add sa chame niya rin yun? Naku, alam naman niya, totoy mo lang nga. Sino yung isa? Isa. Pag naalaga ko yun. hindi yun yung isip ko, hindi. Yung anak. Si LT? Hindi! Gaga! Hindi na gaga! Ha? Ano yan? Ha? Yung anak! Yung anak?
Hindi, yung isa yung... Isang actress. Yung babae. Actress. Ay, isang actress. Oo. Sino? Kas- nanonood si Alona Bowling at saka si Lani Tabor Naturato. Celine Mercado Isidor. Nako, totoo. Lahat ang sinasabi ni nanay, alam mo, merong totoo at merong hindi. Yung dito sa dalawa actress, totoo to. Totoo yan, nako! Sabi mo na eh. Nako! Sino isa? Oh, ayan. Ah, sige. Kailan tayo nagsama sa ano, Cebu? Hoy! Yung kay Wesley Kisumbing, no? Ay, hindi! Hindi! Ay, hindi pala kay Wesley. Oh, kita mo? Oh, hindi! Ay, hindi! 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 Idol na po yung kasama ko ng panahon. Hindi! Hindi! Ano yun? Nag-ano kami na? Nagkampanya kami for Bongbong Marcos? Oh! Pero wag naman si Wesley. Hindi tayo sa Cebu hindi, na. Hindi, ha? Ilocos tayo nun, ha? Dahil, Cebu! Nag-Cebu tayo! Galit na galit pa ako sa'yo dahil bino mo naglalagari ka doon sa dalawang babae. Eh, kung magkabukuan. Sino yung isa? Sino yung isa? Sino? Sino? Huwag na kasi. Ismain. No, hindi. Alaga mo nga. Ang ganda-ganda pa rin niya. Kaya nga! Alas ko na! Narinig niyo? Lakas ko na! Deka, magkasama kayo sa isang show. Kaya ano yun nga? Nay, kumain nga kayo. Hindi, talaga. Alam mo talaga ano siya noon. Ay, nang, pumasok ka na dito. Lagi dito. Totoy mo wala siya. Pero alam mo, ako man si Tonton, yung huling babae na binanggit mo, Diyos ko. Ay, ano masasabi mo doon sa unang actress? Hindi, bale na lang. Ano yung siya? Pangalawa. Yung pangalawa, oh, super. Uh-huh. Napakaganda. Hindi, uh-huh, tsaka yun namang unang press. Talagang parang ano naman niya, kalokohan niya lang yun. Hindi, tsaka yun naman, parang karihan yun eh. Open. Tsaka hindi nga. 24 hours a day. Hoy! Paribasa, bangag-bangag ka nun. Huwag mo may maniwala. Sabi ni Sneezy, nagsisisi na si Tonto na nagpunta siya dyan. Sneezy, tulungan mo ako dito. Sabi ni Japs, ay, magkasama sila sa One of the Bay. O, kala mo nag-iimbento ako, ayan. Anak nila si Jowa, di ba? Oh. Uh-huh. Yes, oo. Oh, oh. Anak nila si Jowa. Hindi, ano pa yung panahon pa yun ng ano, pagiging wild ni Tonton. Mm-hmm. Kaya nga natural nga, yun. Kaya nga nung nag-asawa sila ng Lidl, naniniwala ako talagang ano. Kasi siya mismo nagsabi sa akin, ayaw niya ng yung hiwalay na pamilya. Dahil nakita tsaka, niya yung, hindi, nakita niya yung sa, kay Eddie. Gusto niya talaga yung ano, solid. Ah. Kaya matagal siya nag-asawa dahil yun ang gusto niya talaga. Saka ano, kahit si Glidel naman ang mga pangasawa mo, didiretso ka talaga. Sayang si Glidel pagka nawala. Ang diba? Napakabait. 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 Sobrang bait. Tinataas. Ang gandang saktong-sakto. Mismo. Gandang saktong-sakto sa buong mundo. No padding. No stocking. Lidelberg. Alam mo, si Chuk, grabe. Mo, si Chuk na best friend ni... At teka mo na, wala ka na ba sa Pure Gold? Wala, wala. Eh, kumusta naman yung endorser na pinahirapan ka? Hindi ka natuloy yun. Oh, hindi natuloy. Paano? Meeting pa lang, may PF na. Pirmahan na ng kontrata. Pirmahan na lang. Sino yung actress, actor? Ako, komedyana. Komedyana? Sino yun? Pinahirapan siya, Todo. Sino? Sino? Yung ayaw sa maingay. Sino? Hindi, tinatakbang ko kayo. Tinatakbang ko kayo. Ay, maarte yun eh. Maarte. Uh-huh. Yung script daw, I have to, ano, chuchu, I have to be paid for this. Chuchu, tas yung damit. O, ade, nauwi kay Lucky, you know. Yes. O, si Lucky yung nakuha nila. Tsaka hindi, di ba kahit sa production, maarte siya, Gordy? Oo. Ay, niya naman may grabe! Nagpakahirap pa ako sa kabibigay ng clue. Tsaka yung gusto niya nagbunungan pa. Papangalanan. Papangalanan din naman. Pero pinangalanan din. Hindi, di ba, ano, na chichismi siya sa production medyo. Uy, eto, sabi ni Japs, panalo tayo. Nay, gisahin niyo pa po si Tonton. Sobrang daming live viewers. Ay, alam mo, sasabihin ko pa, ano bang isa, iba niyang love story. Japs, thank you. Pero si Tonton, ano, mula noon,
unang-unang Santa Cruz niya, ako kasama niya sa Batangas. Sikat na siya. Sila ni Sharon noon eh. Sila magkatambal. Tapos sasabihin niya hindi, di ba? Magkatambal. Magkatambal. Hanggang ngayon, hindi siya pinagbabago ng panahon. Hindi siya nagbago, hindi umangas, hindi lumaki. Bakit? Sinabi ko ba ang love team? Ang sinabi ko, totoo, no? Hindi yung love team sa pelikula. Kaya nga raw, Gabby hates you. I hate him! Ito naman, Gabby, I hate him. Si Val na walang malay. Si Val na walang kamalay-malay. Lagi na lang, si Val. Naku, akala mo lang, meron. Ano, akala mo lang, wala, pero meron. Oh, di ba? Yun eh. Kaya nga. Dahil dyan, wait, kailangan na mag-promote ng mga ano, yung events ng beauty. Kailan nangyari yun? Ano, meron ba? Ano, wala na sila ni Pee. Ah. Ano nga, nauna pa nga sa kay Bong. Kay Bong. Ay. Bigit. Ano? Ano? Teka. Alam nyo, yung gulungan yun, pwede ko sabihin, with your permission. Ano? Nauna ka mo pa pala naging jowa si Dina Bonnie bago si Senator Bong. Sabi niya. Wow! Alam niyo, best actor talaga si Tonton. Oo, kasi galing niya. Alam mo, Tonton. Alam niyo yung sinasabi niya. Please, i-deny mo na nga. Kasi baka mamaya magpunta ko sa Ilocos. Ganyan na ganyan yung acting niya nung malaman niya anak niya si Jowa. Ha? Ay, talaga nga. Oo. Hoy! Ano ka dyan? Nakakalo. Alam mo, Nay, nag-rate tong ano nyo. Oh, number one kami. Oh, number one kayo. Hindi nyo na kailangan i-chismis ako. Hindi, lalo parang dumami nga nung ano. Sini-chismis ka namin eh. Oh, ano yung viewers sila kayo kung totoo ba o hindi. Alam nyo, never pa akong nag-lie. Totoo yung sinabi ko. Kaya lang, ayoko madimanda sa Ilocos, ha? Please, kaya tigilan na natin yung isa. Kasi ano, ang hirap pakiusapan nun, ha? Lahat ng pakiusap, ginawa namin para patawarin si Salve. Hindi binatawad, ha? Ang hilig yun sa demanda. Kaya nga, please lang, wag na yun. Sharon na lang daw. Ayun, isa na lang kasamang aktres. Wag na yun. Lost naman yun, eh. Longes na yon. Oh, ayaw nila talaga yon. Walay na yon. Hello kay Alona Bowling. From Rhode Island. Wow, ayan. USA. Hello kay Sir Tonton. Ayan. Effective po talaga ang beauty derm. Pogi daw ni Sir Tonton. Lanita Bernaturato. Ayan na! Si Lanaturato! Hindi ko kumakaslip pag di ko mapanood ang show ninyo. I'm still watching you from Winnipeg po, from Quebec. Wow. Padating na sila Rhea Reyes ng Winnipeg, Canada. From Montreal, Quebec. Wow, Celine Dion. Si Celine Dion din. De Celine Mercado Isidor. Hello po sa tatlong Maria. Gumising lang po ako ng 4 a.m. para mapanood kayo watching from UK. UK! Alam niyo, Maria ka? Oo nga, Maria. Hindi mo na ano, hindi mo siya nadayang men ka? Oo. Tomboy. So, babatiin ko na si Jojo ng Isle of Man, UK. Hmm. At saka si Pixie Jude naman ng Norwich, England. Ayan, kasi nakatutok po din siya. Si IDYM, I love you three. You brighten up my day every Tuesday. I'm always excited to listen to your juicy showbiz stories from Dubai. Si Angel Drover. Hello, Nay Lolit, Nay Chrissy, Mr. Fu. 14 degrees Celsius here in Fort McMurray, Alberta. Wow, Canada. Gyaw, ha? Napaka-lamig. Si Marina Badillo, ayan, mula sa Ohio Gozaimasu, Japan. Sa Japan. Ayan. At si Susan Cascante. Happy 2020 sa tatlong greatest icons. Wow! From Victoria, Canada. Okay na ako sa mga ganyan, basta ayoko lang yung metres. Ayun na. Ayun, tres amigos. Oh. Charot tayo ko ng gano'n. Yung Victorian yan, from Vancouver, dun ka, tatawid ka pagkagaganda ng bulaklak. Oh, ito naman si Feo, taga Oslo, Norway. Wow! Napakalalamig na lugar. Si Rusin, wala naman sa Toronto. Canada. Kaya ngayon, biro mo, Tonton, yung mga yan, nakala talaga si Glider lang babae mo. Ngayon, alam na nila, may Sharon ka, yung taga Iloko. Ano naman bakit ang name? Ito lang yan. Si Tita Nene Olanday na hulaan. At least, hindi ako nag-out. Ayun na! Okay. So, bakit? Ano sa mga, eto na lang. Ayan. Sino sa palagay mo mga artisang dapat nang mag-out? Teka lang, may mga kapwa ka bang aktor na pinormahan ka? Meron! Ay, meron! Kapwa aktor, yan na lang. Meron? Offset po, di ba?
Sino? Sino? Kasama sa show? Kasabayan mo dahil sa mga rumors, sa... Ay, hindi. Wala yun. Friend, wala yun. Wala. Pero sa palagay mo, sino yung mga pwede mag-out? Wala yun, wala yun. Wala. Si Tonton di sasagot sa mag-out. Hindi, sa mga mag-out, wala. Wala akong ano. Wala akong ano sa kanila. Naka, ikaw pa, chismoso ka. Gusto nilang mag-out, mag-in, mahala sila. Pero malakas ka ba makaramdam? Halimbawa sa set, ganyan. Naamoy mo. Naamoy mo. Oo, malisyoso. Oo, malisyoso. Hindi sumasagot sa bakit. I don't think so. Hindi, hindi. Ano. Kasi hindi ka nagdududa. It takes one to know one, eh, di ba? Ay, hindi siya kasi. Ayaw ni Florita San Diego Seredilla mula sa New Zealand. Oo, at ni Jude Valera Fernandez mula sa Miami. Ayan, 10 p.m. po dito. O naniniwala ka na kung saan kami nakakarating. Sobrang, yes. Worldwide. Imagine mo. Nag-aantay na lang ang Timbuktu. Ah, di ba? Hindi, susunod na lang yung Mars. Si Judy Strada. Minus, yeah. Ang layo-layo na, nakikisimus pa. San Francisco. San Francisco sila ni John G. Martinez. Hmm. Nanunod sila ngayon, FB. Baka may po-promote si Tonto na movie, event ng Beauty Derm. Meron pa sa lawas, di ba? And Cagayan de Oro. Ah, sabi ko na Cagayan de Oro eh. Sa 1990. Eh, ba sabi ni Tonto sa lawad? 19 na Cagayan. 18? 18. Sana meron akong cold if you man lang. Meron kami. Sa 20, January 25 na sa lawag po kami. Chinese New Year. Kasama ka rin ba doon sa Cagayan? Hindi. Hindi. Si LT, sino pa ba? Si Sir Arjo po. Arjo Ataide. Lugmehares. Ay, mahal ko yan. Ay, mga pala, teka, bago do, si Rhea, yung aking pamangkin ko yan eh. Sila, ano? Atayde. Pinsan mo, si Art. Si tatay ni Art at tatay ko ay magpinsan mo. Si Eddie Gutierrez. At si Rhea, merong pinadala sa amin itong Christmas. Napakasarap. Pandesal siya na... Gawa ng mami niya yan. Si Sylvia, ang pinakamasarap magano. Hindi daw. Para siyang ube. Napandesal, napakasarap. Tapos merong something sa loob. Sana matikmang may insimada ni ano ni Sylvia Sanchez. Maria, thank you. Napakasarap, di ba? Oh, ito. Ito sabihin ko, January 18 grand opening po sa SMCDO Downtown Premier Ground Level. Cagayan de Oro. 4 p.m. po. Andyan si Arjo, si Rhea, si Riley, si Miss LT, syempre, tsaka si Luke Mijares. Alex Castro, tsaka sino yung isa? Sorry. Luke Mijares. Isang girl. Alex Castro. Si Jane. Si Luke Mijares endorser din. Oo. Anong galing. Napakabait na tao. Oo, sobrang bait niya si Luke Mijares. Napakabait ni Luke. Hindi, kasi nung isang event natin, nandun siya, di ba? Pero hindi naman siya lumabas. Yun din, walang ka-ere-ere. Oo, si Luke. Yung ano? Grabe. Oo nga. Pag diba? Hindi na siya lumabas. Lumabas ba siya? Ay, ano naman ang kwento doon sa kabilang palengke? Excuse me, may malawakang pag-ilos ko ba dyan? Si Chango, ano naman ang magandang kwento dyan sa kabilang palengke? Si Tinaroa nangunguna eh. Si Karen Martinez nangunguna sa chismis. Hindi si Tinaroa yung nangunguna. Alam mo, Papachi lang ang lagi ko nakikita, no? Kasi dala niya ibibigay sa atin. Oo nga. Mami, alam mo kung matumuli si Karen? Ayaw niyang masunog sa Australia. January 25 sa lawa. Sino kasama mo doon? Sa Lawag. Ang kasama Lawag, Ilocos Norte. Well, si ano ata? Si Glides kasama. Ibubuo pa yung lineup. Si Gabby kasama. Wow! I hate you! I hate you! Pero kapentuan niyo si Sharon? Yeah! Sabi siguro nila ngayon ni Gabby, kaapirat sila. Buti na lang. Nakawala tayong dalawa. Grabe kay Sally Rodrigo, hello mula sa Jeddah. Ayan. Oy, anoy mga Aramina. Aramina watching from Sweden. Hindi naman siguro yan yung artista, no? Si Aramina nasa Sweden. Hindi ibang Aramina siguro. Iba sigurong Aramina to. Kasi kundi nagpadala ng cupcake yun sa iyo, Nay. Mabait siya. Ayun nga, nababadala ng cupcake. Nababaitan ako kay Aramina. Kaya lang binibili naman niya talaga yung cupcake na hindi naman niya ginagawa. Ha? Mabait siya.
Oo, Hope. Wesa Jam Wesa. Meron o? Nakakatuwa si Nanay Lolit. Hindi, may tawa-tawa akong Aramina story mo eh. Wag na lang. Alin doon? Wala, may kinalaman din sa cupcake. Anyway. O, papatay ko muna, no? Ayun, si Dimar sa si Apple Lloyd. Ay, okay, tama, nakikipag-usap sa ano? Sa hindi, si Jude na Dimar sa Apple Lloyd, Angel McDonald, Pet De Hoya, Maribi Clara Sabal, Bong Lasso, Bambi Pentes, lalo na kay Kylie, si Abby, si Nini, si Anna May, ng Bilyar Family, si Ernie Chan, Master Siomay, Hernan Amoranto, Lani Manduko ng New York City. Pag inalis ko yan, wala na, hindi ko na alam. Hindi na niya kayang sabihin yan. Kaya ngayon doon, back-to-back. Kailangan makaano talaga. Ano yun eh, trademark yan. Oh, may taga Scotland, si Abigail Smith. Hello. Jane Royo Roland. Hello po sa inyong tatlo, Nay Christine Manoli, Mr. Fu, Mr. Tonton, watching from Brisbane, Australia. Uy, ipag-pray din natin, syempre. Oh, ang Australia sa bushfire. Maricar Rabino Chiklin. From Doha, Qatar. Alam mo bakit walang locals na nagte-text sa atin? Meron naman. Dine-dead man ni Randolph. Bakit? Oo. Bakit parang bias kayo? Gusto niyo yung mga abroad ng inaano? Kasi gusto namin dalhin kami ni Salve abroad. Kaya lang ayaw mag-ipon ni Salve. Oo, darating na sila Rhea Reyes ng Winnipeg, Canada. Ano yan? Gusto nyo? Ano yan, Gordy? Ano yan? Ano pa? Viewers. Bakit? Ah, kung magpo-promote daw ako. Wala naman akong pelikula, pero yung One of the Bays. Ayan. Sino mga kasama mo sa One of the Bays? Roderick Paulate. Rita Daniela. Okay, si Ken Chan. Sino pa? Marami. Ami Austria. Yun! Bakit? Di, paborito mo kasi si Ami Austria, di ba? Oo, oh, si Isming. Ganda-ganda ako sa kanya. Melanie Marquez, of course. Justoni. Patay na si Justoni doon. So, ano yan? Abangan na. Malapit na rin magtapos ang One of the Bays. Tsaka yung meron akong gagawin, yung sa HBO. Yung tawag dito, kasama niya si Bianca ba? Series. Bianca, Umali. Bianca. Manalo. Gonzales, Manalo. Umali, Ay. At least HBO yon. Bianca Manalo, di? Umali. Umali yung kay Miguel Canfelix dati. Yung... Nakairuro niya yun. Tamo mga chismosa kami, di ba? Magin ba? O si Ruru ang boyfriend. Yun yung merong issue na kikamera na sa kotse, sa party. Ayaw na magulang si Ruru sa kanya, di ba? Dahil nagselos kay Jasmine Curtis sa na maldita. Sa parking na SM. Mas maganda naman si Bianca kaysa kay Jasmine. Kaya nga. Parang wala nang buto si... Kaya nga, narinig mo ba? Jasmine Curtis na maldita. Wala nang laman, di ba ang payat na payat? Uh-oh. Parang hindi ko makakain. Ako friend ni ano yan? Nino. Nino! Nung babaeng anak ni Lotlot. Kaya ganyan ang sabi mo. Kaya di ba? Si Jasmine. Pwede ka lang, 117 na ha. Babay siya. Lagang may additional ha. Okay, ano pa? Tonto, sino pa yung mga babae? Uy, nawiwili kayo sa mga extension ha. Nga, hindi. May natanggap naman tayo ngayon, pero pwede na. Dahil kay Rhea Tan. Rhea Tan. Ay, nanggap bukas. Kaya sa galing to? Sa Beauty Derm. Gusto mo? Beauty Derm. Gusto mo? Uy, ata mo. Yan. Ugaliin mo kasi kinamaaga kang dumarating. Nakuhuli ka sa mga biyaya. Hindi, pero honestly, lahat yan sa'yo. Kaya lang, di-display pa natin next week. Kaya next week mo na kunin. Ay, salamat naman kay Miss Rhea Tan. Tapos may kukunin si Chu. Ayan. Tapos, ugaliin mo maaga kang dumarating kasi late ka nang dumarating. Kaya tuloy, napag-aatian na namin. May Yung mga tira-tira yun. Hatiin sa tatlo. Kay Salve, kay Christy, sa akin. Yung matitira lang para kay Mr. Naku, dito na ako magsisleep. Dito na ako magsisleep. Teka mo si Angel. Gusto daw niya yung mga tumbler. Diyos ko, mapadala ko pa yung mga tumbler na yan. Uwi na daw siya, sabi niya. Kaya uwi nga. Na siya. Ito, may nag-text sa akin. Si Marley at Tumblr. Hong Kong, taga Sydney. Hi, Nay. Gandang hapon po. Tuwang-tuwa si Rafael na nakikita niya sa FB ang set nyo ngayon. Kung saan daw siya nakaupo kahapon. Dito. Mga anak-anakan ko to, galing Sydney, si Ompong at si Merly. Dala dito. Si Jana at si Rafael. Nandito. Nandito. Mag-ingat kayo, mga anak. Sa ganda talaga ng Tumblr na giveaway ni
ni Rhea, biro mo, yung nanghihingi si Sneezy, ha? Sige, ito lang ako. Kayang, ako na yung tumbler. Alam mo, ito lang ang ganda-ganda ni. Oo. Tsaka may respeto. May quality talaga lahat. May respeto kapi yung planner. Hindi, tsaka ang bay talaga ni Rhea. Parang kung ikaw, hindi mo gugustuhin, ano ang tawag dito? Abusuhin. Uh-huh. Diba? Eh, ba't nilang abuso? Si, si Ma'am Ray, pati rin si Papa Sam. Oo. Kaya nga, hindi mo gugustuhin abusuhin. Actually, buong pamilya nila. Kaya nga. Napakabait. Ay, abir mo, si Tonton, na harbatero na. Hmm. Pero nung tinatanong ni Rhea, kung bibigyan siya ng tiyet dito, ayaw niya. Gusto niya bigyan nalang siya ng t-shirt na worth 90,000. Ano worth 90,000 t-shirt? Saka naman nakikita ng t-shirt ng 90,000. Ang ganda to. Ang ganda na ito. Kaya nga. Bibigyan mo siya ng cherry bile nito. Ang ganda, diba? Leather. Ang magandang pang-giveaway. Alam mo, si Miss Raytan, may taste talaga. Kita mo yung mga ano. Simple, pero napakaganda. Marespeto. Actually, ito masaya. Ang ganda masaya ito. At saka ito. Bauna nang magkain. Pero yung pang ano ng mabahong paa. At kilikili. Bigyan mo na si Jan Pratt saka si Jan ano na. O, sige na. Oh. O, tapos na tayo. Si Camille. Si baka binigyan siya. Baka binigyan siya ni Camille, oh. Supply naman si Camille niya. Ayan, oh. O, siya. Tonton, thank you so much. Thank you so much. Maraming salamat. Ay, palakpakan naman natin, Tonton. At saka, Tonton, mula sa amin. Salamat sa hindi mo pagbabago. Sa totoo lang. Bibihira kasi mga personalities na hindi pinagbabago ng panahon. Mm-hmm. Kasikatan, ng pera, lahat-lahat na. At ng mga ex. Diba? Hindi ko pa kung nasasabi lahat eh. Ayaw, pag-alis siya sasabihin ko. Yung mga iba pa sasabihin ko na. Okay, so maraming salamat po muli sa pagsalo nyo sa amin. Ngayong pananghalian, dito lamang po sa Take It Per Minute. Megano! Maraming salamat po. Thank you. Salve, salamat. Tawag dito. Ano ang gagawin nyo? Like and share at subscribe sa YouTube channel ng Filipino Star ngayon. At paulit-ulit nyo itong mapapanood sa YouTube ayan at saka Facebook. Lahat po ng episodes ng Take It Per Minute Megano. YouTube po!